So ilan tao sa diyan tayo? Focus. Ano pa yung inlog na view na nang? Pwede mo kundi yung hindi ko man natulong sa shrine mo. Diyo sa kaskaka. Ito na tayo. Toinks. Lobat. We are in the Bitan City. Why are you hungry? Where? I love the Bitan. Oh yes, let's go there. Let's take a picture. Maybe later, because it's still very hot. Shout out to Sir Abel. There is the Polo One port. And the fast cat is waiting for us. Oh, this is the famous Dapitan Boulevard. Dito nagliwaliw si Tatay Dr. Jose Rizal. Okay, so sa wala damha, sa hindi inaasahang pangyayari, we are here now in Rizal Shrine in Dapitan City. This is just to make use of our extra time kasi yung biyahe namin mamaya alas 6 pa. Alright, so this is it. This is the Rizal Shrine. This is the place where our national hero, Dr. Jose Rizal, he was exiled from Manila. The Spaniards brought him here. Now, this is very important, especially for our kids. Because earlier, I asked Kuya, while we're getting tickets in Pulauan, I asked Kuya, sabi ko, what do you know about Dr. Jose Rizal? I asked him if he has any idea. Then he said, he's a Spaniard, which is wrong. Now it's our responsibility to inform and educate them of our national hero, Dr. Jose Rizal. And that is why we're here. This is very good. Okay din yan minsan yung wala sa plano talaga. Oh, ito yung mga ano siguro. Visiting or calling cards ni Dr. Jose Rizal. Ophthalmic surgeon. Okay. Yan, naka-D4 si uncle, oh. Ah, swimmer din pala si uncle. Uncle. Tsaka nag-horse riding din si uncle. But he is our national hero. Like, of all the heroes, he's considered as the top, being considered the top number one hero. Akala ko mga original scripts talaga to. Pero ito pala, oh, kopya. Kopya ng mga panuntunan ng La Liga Filipina. Which is cool. We have the same height. Huh? Taller. Mas matagkad pala sa akin si Doktor. How about you, Kuya? Parang, let's say, parang nagiging special yung pagka-exile pagkatapon ni Jose Rizal sa Dapitan. Kasi tingnan mo naman yung view na yan, di ba?
But siguro that time, iba yung itsura kasi wala pa yung mga establishments dyan. Puro pa yan green. So ito isa sa mga kubo niya. Tapos may malaking kubo din doon. Or yun na yun siguro yung pinakabahay niya. Doon siya siguro natutulog. So siguradong ano, kahit pa paano, madalian lang, may napupulot pa rin itong mga bata na to. Itong dalawa na to. Ngayon, dito sa pagbisita namin dito. Importante yung history. I have no idea but may mga ganyang railings na yan. Steps papunta doon. So, isa yan siguro sa mga ruta ni Dr. Rizal para sa kanyang ehersisyo. I'm not sure kung bakit andyan yan. Pero nakasarado eh. Punta tayo doon sa malaking bahay. Maganda kasi ang daming puno. Ito na. Doktor? I'm not making fun. Doktor? Bisita lang po kami. Oh, hayahay. Hayahay is a Cebuano word. Which means dali, pagdali kids, kids. There'll be other people. Komportable. Maaliwalas. Maaliwalas bata. Yuri. Doktor, may papakonsulta lang sana ako. Kasi may nagustuhan akong isang babae. Pangalan niya ay si Celeste. Yan po. Paano ko po siya liligawan? Oh, yan daw yung asawa ni Dr. Rizal. Yan, ito yung kwarto niya. Yung pikin niya, hexagonal hut. Diyan daw niya nilalakay yung mga alagang hayop niya, alagang manok, ganyan, poultry. Ito na yung kusina ni Dr. Rizal. So dito siya nagluluto. Ayan. Open na open. Doon siya naggagamot ata. Parang yun yung pinaka-clinic niya na eh. Hey, Yuri, don't cross the banting, ha? Because of the tree, it's already dead. Anytime soon, it will fall. It's so big. Yeah. I don't know which tree is that. Oh, tingala ko kunso ba? Ang balod na eh. No? Ay, kahayahay. Ayan nga yun. Isa sa mga, dalawa sa mga clinics ni Dr. Rizal. Ano pala to? Pambabae tsaka pang lalaki na hospital. So, dyan siya naggagamot. Because he's a doctor. So, is that ka? No, this is the real place. He was exiled here. Casa Cuadrada. Square house. Tinayo ni Rizal ang kubong ito upang maging dormitoryo ng mga mag-aaral niya. Ginagamit nilang paggawaan ang espasyo sa ilalim ng kubo. Okay. So that's the work table. It's a dormitory kaya? So, which one is this? Ang pagdalaw ni Valenzuela sa Dapitan. Sino si... okay. Noong Hunyo 1896, si Dr. Pio Valenzuela, kilalang kasapi ng Katipunan,
ay ipinadala sa dapitan. Ngayon ay isang lungsod sa Zamboanga del Norte kung saan pinatapon si Dr. Jose Rizal. Ipinabatid niya sa bayani ang mga balak ng katipunan. Subalit, tinutulan nito ang isang sandatahang himagsikan sapagkat ito ay mapaminsala at nagbubunga ng kamatayan. Ipinabatid din ni Valenzuela kay Rizal na binabalak ng mga manghihimagsik na siya ay itakas sa hapon. Buhat sa dapitan, nalula ng isang sakyang sasakyan dagat. Ayan si Dr. Pio. Oh, Dr. Pio. Ah, nay, nay. Tayo ko video, nay. Ay, sorry, sorry. Sugod ni. Okay. Ngit, ngit. You don't play Genshin Impact. You said you don't play anymore. I'll use mine, Tay. Very dark. Ibangun mo ang tatak ng Pilipino. Ibangun mo ang tatak ng Pilipino. Dali na. Usob dito. Itaas mo ang wata. Low bat. Amo di ay kilo bat daw ka, Tay. Ha? Hello, bat. Kanina ako, be. Kanina ako. Video gusto mo? Landscape? Oh, ciao, go. Ito, gawa-gawa ko lang to ha. Nung umakyat si Dr. Rizal dito, ayan, umakyat siya. Tapos, tinignan niya yung dun sa kabilang ano, sabi niya. Sabi ni Dr. Rizal. Sabi niya, mga tol, anong oras ba yung fast cut? Sabi ni doktor, alas 6! Oh, sige, sige. Hintay lang kami. Yun ang sabi ni doktor. This is man-made. Ito, bato-bato. Parang man-made ah. Oh, okay, for the information of everybody, importante to, I'm not joking. Dito yung palikuran. Ihingi na kami. So, pwede to yung magahi. Totoo to, dito biro. Up close, Nara 3. So, Casa Redonda, bahay na bilog. Bahay na bilog, tapos octagonal house, okay. Nay! Okay. Wow. Daming mga ano, kahon. Oh, dito siguro ma. Ito yung parang pinaka-reception siguro. So, anong sakit mo? So, i-refer kita kay doktor. Higaan niya ng mga pasyente. Murag reception area dagay ni. Alright, so that's it. That wraps up our Jose Rizal Shrine visit for 30 pesos per adult. How was it, kid? Come here. Children are free. Huh? You can come free. Did you learn something? Yeah. How was our history class? Dr. Jose Rizal. After the shrine, Jose Rizal Shrine, we're now heading to Dakak. It's been a long time that I haven't visited Dakak. And this is for the kids, this is their first time. Yeah. I wonder how the coconut tree I left there now. What? You left something there? When was the last time? Oh, I'm joking. Ito na. Malapit na kami. Kita na yung ano, buka na. Yan na, good night. Hindi ako nakita ng dagat eh. Say something. Something. Where are we heading? The creek. The creek? The creek. The cock. The cock. Sino okay, you can talk, Ty. Alright, so we are now inside in Dakak. Baby, you talk.
vlog takeover. So as you can see, there are a lot of leaves. Wow. And yeah. Foliage. Foliage. What's, Greenery. Scenery. Landscape. Scenery. And marang. See, there's so many marang trees. And flower pots. Okay. Where's the beach? Where's the beach? Kidere. Dakak. Hagdana na naman. This is Dakak. Hello. Main course. Those beverages, okay. Vanilla milk. Main course. I have. Matagal na pala talaga ako hindi nakabalik dito. Kasi ito, wala pa to dati. Itong walk na to. Tapos yan, parang wala yan dati. Yeah. Boss. Mga what year ang kana nga mga rooms na tukod? Five years, okay. Okay, dugay na gidari man to dapat akong mahinumduman ang mga kwarto. Dako gidag development no. Salamat po sa. So confirmed. 5 years ago. Those estimate lang niya approximate ano 5 years ago wala yan dati. Nice Marina Walk. So hindi ka mababasa. Sharing. Nanay niyo hang rice. It's not better good. That's paella. Picture pa si tatay. Grabe nga kinilaw. Yes. Okay. Sige, palihog. Dara. This one let me better, but that one scared me. Yan na. Timer starts now. This is the cox ceviche kinilaw, fresh shrimp or prawn. Let's see. Lame. Rolling. Done with the cox. We're now heading to the port, Pulawan port. And how's our Dakak? Side trip. Side trip, yeah. And planned Dakak visit. It was nice. I got free souvenirs. Free? Sand? Yeah. Sand and rocks. To make it sound fancier,
Maraming salamat. Thank you for watching. See you in the Dakak soon. Inshallah. Visit Dakak. Dakak is yes, good. Yes. Nice. Much improved from before. Yeah. What was it like before? Simpler. It's small. I mean, the land area that's being developed is small compared to now. Inside your bag. Okay, we're now leaving the cup. Inside your bag.